Okay, video blog check everybody, Azrael here, and you are watching my YouTube channel that features lifestyle, travel, food, and technology. Napablog ako bigla, no? Parang nananahimik ako sa isang corner. Taisip ko, oo nga pala, isa ako sa mga na biktima nung 99 na Lazada sale, and also Shopee din. Pero nangyari kasi, yung aking purchases are from Lazada, kaya yung vlog ko ngayon, I will feature the items na nabili ko sa Lazada during the 99 sale. Actually, wala pala akong planong bilhin na any item sa Lazada. Pero may nakita akong mga items na kailangan ko pa. For example, sumasakit yung aking likod, yung lower back pain ko, sakit. So, kailangan ko bigyan ng solusyon yon. So, may nag-recommenda sa akin na dapat may ganito akong item. So, ginawa ko, pumunta ako sa Lazada, bumili ko. Tapos naisip ko, yung microphone ko medyo mababa yung stand niya. So, so kailangan kong bumili ng item sa Lazada para ma-resolve yung aking problema. Tapos, may isa akong gadget na pang microphone o pang headphones. Kaso ginagamit na ng anak ko sa online class. So, wala na akong ganun. So, ang gawin ko, kailangan kong bumili ng item sa Lazada para at least magkaroon ako ng extrang gadget na yung para at least di ko na istorbuhin yung anak ko para hiramin yung aking gadget na yun. So bumili na lang ako. So in the end, ayan, I went to the Lazada website at 99 sale pala. Oh my gosh. Pero naman, yung wife ko naman, yung misis ko si Lay, so siya naman, sa Shopee naman siya nag-shopping kasi may mga gamit din sa bahay na pang Shopee. Pang Shopee lang, for example. So, feature ko yung aking items. Pero, but first, I'll go to my Lazada page kasi nandun yung mga information and details dun sa track my order. So, pumunta ako sa track my order para makita ko kung ano-ano ba yung mga orders ko nung mga nakaraan. Tsaka also, babigay ko na rin yung aking tawag dito, pricing, tsaka yung kung saan ko siya nabili. Ayan. For example, na-mention ko kanina yung pananakit ng aking likod. So, ginawa ko, sabi ng sister ko, bumili ko ng ganitong parang cushion, unan, para sa aking puwetan. Dahil nakukuba na ako kasi ngayong pandemic, sa bahay lang tayo. So, nangyari, nakukuba na ako dito sa upuan ko, bumibigat pa ako. So, nangyari, yung aking lower back are in pain talaga. So, nangyari, last week, Sunday, sumakit yung likod ko. Tuesday, Monday, ano din, talagang baldado ako, nakahiga lang ako sa kama. Then Tuesday, medyo okay na ako. Tapos naglagay na ako ng unan sa petan ko, naging okay na. Pero ano lang yung throw pillow lang yun. So ginawa ko, I went to Lazada and I searched for a coccyx orthopedic comfortable memory foam chair. This is for the lower back tailbone at ayan, it's a good a cushion sa ating puwetan para hindi ma-damage yung ating likod. Kasi nangyari kasi para sobrang bigat ko, yung pelvic bone tumatama na sa ilalim ng upuan. So ito binili ko to for 1,352. So nasa 1,300. Medyo mahal. Alam ko mayroong murang version na mga around 800 pero sold out lang. Ganun kabilis. So I went to this store na pangalan niya is Bahala Na. As in Bahala Na kung pero okay naman, nakita ko naman maraming bumibili ng kanyang product. So ginawa ko, nakabili ko, dumating na siya. Ito, tatanggalin ko. Ayan, bumaba ako yung ito. Ito na yung tsura niya. Ayan. So ito yung cushion. Very very useful siya. Okay siya. At least, yung, may support na yung likod ko, tsaka yung pelvic ko. Ito, medyo masarap na siya sa likuran ko, tsaka sa puwetan ko, hindi na ako napapagod. Tsaka yung likod niya may grip para hindi mag-slide sa upuan. So, ang ganda, oh. So, orthopedic comfortable memory foam chair. So, malaki naman siya. So, kung malaki yung pet nyo, kasyang-kasya dito. So, ito yung ginagamit ko ngayon para hindi ako ma-injure. So, yan. Kabit ko na ulit siya kasi wala akong support, eh. Tapos, yung isang item, actually nabuksan ko na siya. Yung isang item naman na nabili ko ay itong sound card na VH1 channel. Ito siya. So, naka-focus ba siya?
I guess ito na siya. Ayan, so ito siya. Gantuin ko na lang. It's a Soundcard Virtual 7.1 channel. So, it's a USB sound card. So, meron siyang volume rocker na maganda na napaikot. Tapos, meron siyang tatlong slot. Isa for microphone, isa for headphone. Tsaka isa din sa gitna, pang headset na isang saksakan lang. So, saan na ba yun? Ito na yung aking sound card. So, ito yung sound card. So, nakita nyo ito yung volume rocker niya. Ayan yung volume niya. Tapos, may mga ilaw para makita mo kung ano yung ginagamit niyang device. Tapos, dito sa likod, tatlo siya, no? Yung isa, microphone. Yung isa naman ay headphone na isa lang yung saksakan. Isa naman exclusively for headphone lang. So, hindi siya pwedeng pagsabay kasi magkakaroon ng conflict. Nagamitin mo lang to pag microphone lang yung nagamitin mo. Kung headphones lang yung kailangan mo or yung isang one-way na kumbaga hindi naman one-way, parang two-in-one na headset na meron siyang sariling isa lang yung saksakan niya for headphone and microphone. So, ganito yung itsura niya. Ayan. So, magkano ko nabili to? Nabili ko to ng 378 pesos sa Lazada. At ang pangalan ng store nito ay UBTech. Ayan, UBTech. And since nasa UBTech na ako ng tindahan, tandaan nyo, 378 ko lang ito nabili. Ah. Tsaka ang ganda niya, very modern. Compared dun sa yung square lang na parang CDR King. Kasi may nakabili na ako ng ganun dati, pang CDR King. Binibenta na lang siya sa Lazada. At yung mga 120 pesos, mga ganun. Eh, ayoko na ng ganun type. Gusto ko yung ganito na para medyo modern. So, since nasa UBTech naman ako na store, kasi gusto ko na rin bumili ng a microphone stand para rin sa aking vlogging din tsaka pag nagla-live stream ako. So ginawa ko, nakakita ako nitong professional microphone stand. Ito siya. Nabili ko to kay UBTech din ng 150 pesos. So tataas siya tsaka nabababa tsaka meron siyang microphone na suksukan. So ito itsura niya, dinig ko na. Ito itsura niya. Ayun. Actually, nung pagbukas ko ng box, a-assembling mo pa para ikakabit mo lahat yung stand tsaka nung nilagyan ng mic. So, ito yung itsura niya pagka na-extend. Okay, ba't tayo ma-extend? Tama ba itong ginagawa ko? Ayun, na-extend na siya. Tapos, hihigpitan mo na lang para at least hindi mahuhulog yung mic. Ang haba, oh! So, pag pinatok ko sa table at nilagay ko yung microphone ko. Sana ba yung microphone? Ito, microphone. Ayan. May microphone na ako. Kaso medyo mataas, no? Kung ito yung camera ko, tagbablog ako. So, bababa ko na lang siya. Ayan. Ang ganda. Tsaka medyo mabigat tong stand niya. Talagang solid na bakal talaga. So, ayan. Nakapatol sa table. Dito ako. Very simple na. Pero pwede ko pa siyang gawin props. Pag nagbablog ako. Gamitin kaya natin. Sige. Kakabit ko sa microphone ko para alas makita niyo yung difference. No? Patayin ko muna to. Test. Ayan! Test mic test check. 1-2-1-2. Test mic test check. 1-2-1-2. Teka lang. Actually, binibenta natin dito yung microphone stand. Para nangyari, yung microphone na lang yung ating nasample. Itong microphone na to, nabili ko to dati ng mga 800. Parang 5 years ago. Pero ngayon sa Lazada or Shopee, nasa 150 na lang yata ito. Sobrang mura na itong condenser mic na ito. So, ayun. Sana nagustuhan nyo yung aking quick vlog for today. Gumawa lang ako ng parang short vlog lang about the Lazada 99 aftermath. Actually, Lazada yung aking na-purchase. Pero pag kay Shopee, kasi kay Mrs. Hindi ko na gano'n natutukan. Pero syempre, buyer din tayo kay Shopee. No? Pero meron din ako may feature na items na from Shopee. So, abangan nyo lang din yon. So, na-board lang ako. Galang ko lang gumawa ng isa pang vlog para at least marami tayong ma-produce na content. And I love the setup ng aking vlogging setup for today. So, ito. So, dapat, actually, gusto kong bilhin yung mic na may bracket. Kaso masyadong takaw space. Gusto ko yung parang simple lang.
na ano, walang gaanong parang nakaharang dito. So, ayun. So, yun. Thank you guys for watching. So, sana nagustuhan nyo yung aking vlog for today. So, ayun na. Tapos na tayo. So, don't you forget to subscribe, like, and comment. And I'll see you at the next video vlog adventure. So, yun. Kita kits. And stay home and stay safe and stay healthy.